Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pinagdiriwang natin ang 32 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinaluludan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Oremus! Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang pumasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at tamis. Namumulot nga ako ng gagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, kumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumapit ang talagang takdang araw ng ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahang laging Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko'y yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y yung purihin ang Panginoong putihin. Sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko'y yung purihin ang Panginoon putihin.
Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kalwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga diwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng palo. At ang sinasangkala ay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ay 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang malagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tungkol sa hiwaga ng pagbibigay, ang tema ng mga pagbasa ngayong 32nd linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita, isinasaysay ang tagpo sa lugar ng pag-aalay ng mga handog sa templo. Pinagmasdan ng Panginoon ang mga taong lumalapit upang mag-alay at nasaksihan ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing na katumbas ay 1 pera. Puna ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Binigyang diin ni Jesus na kalugod-lugod ang ginawa ng babae sa mata ng Diyos. Saad ng simbahan, how much do we dare live in the hands of God? Shouldn't that be our trademark as Christians? Together with love for one another, we are supposed to love God so much with complete and absolute trust, without conditions, fear, or hesitation. That was the way of Jesus, who lived
in the hands of his Father, who even in his humiliating death on the cross, he could say, Father, into thy hands I entrust my spirit. Ang mahalaga sa Diyos ay ang nilalaman ng puso at kalooban. Ang pagiging bukas palad ay senyal ng malalim na tiwala, sapagkat magagawa lamang ang bukal sa kalooban pagsuko ng sarili kung may sapat na pagmamahal at malalim na pananalig sa puon. Ang sukatan ng Panginoon ay ibang-iba, kaya't higit na kinalugnan ang alay ng balo sa Ebanghelyo dahil ibinigay nito ang buo niyang ikabubuhay. Binibigyan diin ng Ebanghelyo na ang pagbibigay ay marangal na gawain ng isang may pagkilala kay Kristo. Hindi totoo na ang pinakamasayang tao sa mundo ay yaong mga nabubuhay sa karangalan. Bagkus tunay na mga pinagpala ay silang mga mapagbigay ng walang pagtatantya. Ito'y nagkakaroon ng kahalagahan kapag ito ay ginawa ayon sa halimbawa ni Hesukristo. Ang pagbabahagi na bugso ng lubos na pagtitiwala sa Diyos sa mga tuwid ay may kapalit. At kung tutusin, higit pa sa ating inaasahan. Garantisado ang aral na ito ng Panginoon. Kung marunong tayong magbahagi, ibabalik ito sa atin ng Panginoon nang higit pa sa ating inaasahan. Marahil nakita ni Jesus ang kanyang sarili sa babaeng balo sa templo. Marapat lamang sigurong ugaliin natin ang pagbabahagi at pagbibigay, sapagkat ito ang susi tungo sa ibayong kaunlaran at kasaganahan. Ang nagbibigay ay tunay na pinagpala. Hindi natin mauunahan ng Diyos sa kanyang kabutihang loob. Ito ang panuntunang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. At nagsisimula ang lahat sa lubos na tiwala sa Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, angad ng Diyos tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoong mapagpala, tinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinagdilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamunawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa magitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga intensyon para sa misang ito. Mapagpala naming Ama, dinggin mo
ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matutunawa kaming magbahaginan ng sagayon. Madama namin tunay na ikay nasa aming piling. Kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo upang ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Kayong din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap, sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunang, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay kami, natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa Francisco, ng aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at mabathalang aral, ating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dit sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami pa araw-araw, iligtas sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan, at kapulihan, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyin at sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito ang Panginoon, narito siyang huwaran natin sa pagbibigay at pagbabahagi. Mapapalad ang mga tumutulad sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa pakikinabang. Pastol kong nagtataguyod ang Panginoon aking Diyos, di ako maghihikahos. Pagkai kanyang kaloob, inumin ay kanyang dulot. Oremus! Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Humayo tayo ng puspos ng pagpapala. Salamat sa Diyos.